Tayo, I want you bilang GPN Techline na hindi tayo isang branch lang. Hindi tayo isang dahon. Ang gusto ko manatili tayo sa puno na ugat. Sapagkat ang ugat, hindi namamatay. Ang ugat ay gumagapang, gumadami, kumakalat. Hindi kagaya ng ikaw ay isang branch na maaring mabulok yung sanganin at bumagsak. Hindi ka pwedeng isang dahon dahil ng dahon pag naging brown yun, mahuhulog sa hangin. So dapat ang GPN Techline, panatilihin natin yung pagiging sumusunod sa isang puno at kumagalat kayo ng mga ugat. Marapit na po yung ating November International National Convention. I think that is pang 12. And then pang 29 years natin. November 10. So that is 12 International National Convention. Pang 12 siguro, or I think 13. Ang taon po natin, pang 28 ay pang 29 taon na. At pinag-uusapan po namin dito na yung galing doon sa Bacoor Coliseum, dito natin gaganapin sa Batangas Coliseum. Kaya mini-meeting ko yung mga leaders natin dito sa Batangas. Isa lang po ang hinihiling ko sa mga pagkakataon na yun sa November. Kung pwede sana, kinausap ko na yung ating mga officers, kagaya ng provincial chairman natin. Kung mapapa-aprubahan ni konsehal kay Mayora, ay maaring magamit natin yung Batangas Coliseum. Ang problema ko lang, kinakailangan mag-guarantee yung provincial chairman na 50% of the member of GPN Techline in Batangas province ay kinakailangan audience natin doon. Ine-explain ko yan dahil hindi ko maipapangako sa inyo. Kung dito natin gaganapin, hindi ko maipapangako sa inyo yung norte. Kung dating bus, may kanya-kanyang bus ilang dumarating sa Cavite, baka ngayon jeep na lang o e-bike. Diba? Sa layo. Pangalawa, we have to consider their expenses. Sagot nila lahat yun. So tayo naman dito, pwede naman yan. At ang advantage ko lang, this is the time now na nalalayuan sa Cavite yung Bicol, Quezon. Ito naman pagkakataon, sila naman ang bumaba ng Batangas. Diba? Para gumanda yung ating nalilisan. So, sana po, matuloy natin, maayos ang mga committee. Although we have the national committee, idadagdag na po natin ang committee ng Region 4A. So, yung Region 4B, gaya-gaya na natin paratingin dito yun. Yung most especially yung mga taga-Palawan. Pwede na silang dumating dito. Mayayaman naman sila, maraming isda sila na uhuli doon. Di ba? Kagaya ng isda dito, malapit din dagat, no? Sa susunod, baka pati yung ianda natin doon instead of the jump, di ba? So, ngayon, yan po ang plano ko ngayon sa darating nating International National Convention. At tungkol doon sa mga documentation, programa, ako na pong bahala doon, pati yung plenaryo natin. Kasi naiiba po yun sa anniversary. Magkakaroon po tayo ng mga plenaryo para i-approve po natin yung ating saligang batas for 2024-2026. So dyan sa plenaryo na yan, bawat delegado ay mag-aakto bilang mga congressman, congresswoman. So may participation po kayo doon. Dahil yung pinapa-implement yung batas na GPN Techline galing po sa decision yun ng convention. Pag sinabi yung convention, that is the representation of the General Assembly. Pangalawa, susubok po ulit tayo dahil tatlong structure natin. We have the social structure, economic structure, at saka political structure. So nakuha na po natin yung ating social structure, which is organizing, propaganda, organization, mobilization. Naka-organize na po tayo ng mga chapters nationwide and abroad. So anong kailangan? Economic structure, nakapag-set na po tayo. Kaya meron tayong mga beneficyo minsan ng mga alalay sa buhay. Parang meron tayong mga cash ban, bawat isa. Pero hindi pa po sapat yun. Kinakailangan may pangkabuhayan yan, may livelihood.
So hindi natin magagalaw yan pag hindi natin pinasukan ang political structure natin. So ilang beses na tayo sumubok? Last election, sumubok tayo ng Ako Guardians para sa party lisan. Pero hindi tayo pinalad. At katatapos lang ng pandemic, napakahirap pong mag-apply ng petition doon. Sina General, medyo nahirapan. So ngayon, i-revive po natin yun. Gagamitin natin yun. Dahil sa nukuha namin impormasyon na huwag gumamit ng word na Guardians dahil blacklisted sa Comelec. So pinalitan po natin ng pangalang Mamamayan. At least, pag Mamamayan, involved tayo lahat. Mamamayan tayo. Pero sa Guardians, may meaning yun. Yung ako, Mamamayan. Itong suit ko ngayon. Aktibong koalisyon ng mga organisadong, mga maginoo, magigiting na magtatanggol sa bayan. Di ba, mas maganda pakinggan? Sana manalo. Diba? So, ganito ang pagsisikapan natin yun. At tungkol naman po doon sa ating mga provincial, mga meeting, dinidiscuss, I can assure you that Luzon, Visayas, and Mindanao ay naiikutan namin ni Moses. Yan lang po ang sakripisyong ginagawa namin. Dahil kaysa naman maburyong kami dalawa sa bahay. Kaya puro gusto ko palitan. Magtatanong sila ng aking mga national officer. Sabi ko, palitan ko ngayon sutulin ko. Instead of Ranger, Englishin ko na lang. Sa English, UGS Fertilizer. Tapos sa Tagalog, UGS Abono. Kasi puro abono lang naman ang ginagawa natin. Kasi wala tayong ginawa, pero this is the price of being the president. Marami, sabi nga ni Kinit, marami po kaming sacrificio sa organization. Totoo po yan. He's one of my original member ng GPI. At kami ni Moses, mahirap na lang pong magkwento ng history, kaya hindi ko, during anniversary, hindi ko po binabalik-balik. Ayaw kong totoo talaga na ano ba talaga nagsimula ka, sir. Diba? Kasi kung ikwento ko yan, yung nakita niyo ako na medyo mahinang-mahina na talaga, matungkol, ipapalabas ko na kung ano talaga yung GPI, GPII, GPI Anti-Crime. At saan ang galing sila, gringo? Saan ang galing sila, Colonel Billy Baby? Saan ang galing sila, General, yung dito, Tagalimeri, si Gualberto? So para malaman ninyo, ang sikreto lahat niya nasa history ng organization na kinabibilangan ninyo. Alam din ng UGB yan na nandoon si Jacob at saka si Noah. Si Jacob at Noah ay pareho kong Vice President sa Krami noon. Si Noah, admin. Si Jacob, operation. Pero nandoon sila ngayon sa UGB. Sila ngayon ang advisor ni Kuntapay. Bakit kaya? Kinakalat ni Kuntapay ay umalis na kay Ranger. Paano niya na siguro yun? Hindi siya nakakatiyak doon na siya namumuno. Madiktahan niya. Madiktahan niya ba si Jacob? Eh magkasama sila lagi ni Elite. Nagkaroon ng Guardians Day. Pinating ko si Elite. Nagpaalam sa akin dahil in-invite ni Jacob. Ikiniklir ko ngayon si Elite. Si Elite po ay isa sa mga member natin na pinapalubog ko kahit saan yan. Kasi tingnan mo yung mukha niya, parang kabuti, di ba? Lilitaw, lulubog. Mas bagay sa kanya yun eh. Di ba? O palakpakan niya naman si Elite. Kaya pag may mga sitwasyon na hindi pwedeng umapir doon si Ranger, ang si Kabuti ang pinapapunta ko rin. Palitan mo na yung sutunin mo. Yung init gawin mo Kabuti. Lulubog lilitaw ba? So, ito lang po ang sikreto ng organization natin. Pero tayo, sa pasasalamat natin dito sa Tabanao, at least nakatayo pa kayo for 2 years. Kung tayo ngayon ay sa November ay 29 years, kulang na lang kayo na minus 2, 27 years na lang kulang para mahabol nyo. Di ba? 27 na lang. Sana tuloy-tuloy kayo dyan. Baka itong Tabangawa, Aplaya, ay mayor na si Kapitan. Di ba? Maging syudad na to pagdating ng araw. Hindi imposibleng mangyari yan.
Nangyayari na po yan. Tingnan nyo dati sa Cavite. Sa amin. Cavite City lang meron. Tapos naging chartered yung ating Tagaytay. Dito sa Guardians, binaya nila doon. Ang tatak ng UGB ngayon, merong may tatak na 14. Meron sila doon mga PCGA, CNF, INF, may NPA ba doon? Meron na permanent address? Ang dami na tatak dito. So tayo, we have to limit our markings. Limitahan po natin yan. Ito ngayong problema ko ngayon. Ako may problema ako para sa November. So ngayon pa lang, pinag-iisipan ko ng muskot. Dahil may batch po tayo ng mga SSP. IF, may JP, may Prime, may SP. Ang problema ko ngayon, yung SP dumadami, okay lang. Yung GSP dumadami, may batch. Ang problema ngayon, yung SSP, aakyat sa GSSP. Pag umakyat sila, paano yung mga dating batch ng GSSP? Ay ang kasunod nun, GS. Pag nag-GS sila, paano yung sampo ng Grand Supreme? Kagaya nila Ram, nila Wario. Saan sila pupunta? UGS. Di papalitan nila kung dami papalit sa akin sampo. Ay magre-retire na ako nun. So kung gusto nyo na nandyan pa rin ako, gahanapan ko ng paraan kung paano ngayon, magkaroon pa rin kami ng level of distance from DGS papunta sa UGS. So ang naisip ko isang bagay lang. Sino nakakaalam ng meaning talaga ng UGS? Ano talaga yung totoong meaning niya? Sino sa inyo? Taas ang kamay. O ikaw, anong meaning na? Universal Grand Supreme. O yun, correct yun. Universal Grand Supreme ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yun, rambukong na hinahawakan ngayon base sa ating saligang batas ay universal. Ibig sabihin pang buong mundo. So naisip ko ngayon yung mga GS ngayon, isisingit ko ngayon na gawin silang IGS, International Grand Supreme, para may pumasok na GS, di ba? Mga bagong GS. Kaya congratulations sa mga nandito ngayon. Kung apektado kayo dyan, bato-bato sa langit kayo na yun. Di ba? Gusto-gusto naman nila. Sino ba GSSP dito? Paalam lang sandali. Mag-isa. So, posibleng siya umakyat. Pero yung kapalit niya, yung SSP, maraming GSSP dito. Kami nata po yung lima, apat. Apat. Apat din ulit ang papalit. Parang sinabi ko na ngayon, di ba? Yung SSP, ilan? Aakyat ng GSSP yun. Ilan sa Batangas? Apat na ho kami yung SSP. Oo nga, apat. Ay, yung GSP. Si ano lang ako, si Esperoy lang. Si? Si Esperoy. At saka si Addis. Ah, di dalawa, hindi isa. Oo, oh, dalawa lang. Pwede dalawa, makakatipid ako, dalawa SSP. Ha? Pala yung sa taas, ay sa baba, pwede sila umakyat one step forward sa November. So yun ay pauna natin. So, inuuna ko lang na proposals ko pa lang yun para sa ating amenda ng ating saligang batas. Baka sabihin nyo, gayahin nyo doon sa nakakaguloy nasyonal, nagpapapirma si Ranger, oh. Baka gayahin nyo yung ano, People's Initiative doon. Oh. Hindi atin yun ha. Tayo ngayon, nagpropose pa lang ako dahil mababaliktad yung triangle natin pag hindi ko ginawa yan. Pag halimbawa ngayon, paano ngayon yung mga GS, pag hindi ko yan, ginawa ko yung GS yan, nabaliktad na, lahat sila nakaganon, tapos pababa doon, nandun sa baba. Si Ranger, di ba? So, para mapangalagaan natin yung triangle, mag-re-recommenda tayo for approval natin sa November. Again, ulitin ko yung sequence ng committee natin. The first meeting before convention is November 11, ay, July 11, sa birthday ni Moses, those headquarters. The second meeting is August 26. Alam niyo naman yun. Anong tatama ng linggo, kaarawan ng inyong likod yun, pero pag kayo inimbita ko, magdala kayo ng pagkain. Ha? Tapos, kasi meeting yun eh. Hindi ko naman sinasabi birthday ko yung meeting yun. Kaya magdala kayo dun. So, di ba po? Tawa na tawa si Ilit. Alam lang na mukha yan, di ba?
Sino kasi ilid, dumalaw na isang araw sa akin, may dala sa akin. Kailangan ko pa sila, Bruce. Tapos yung ano, parang pinalburo yun, pangit yung saging dala mo. Pero maraming salamat, ha? Alam ko naman, yun lang ang weakness ni UGS. Yung kumain ng saging. Kasi naisip niyo yung apelyedo ko, di ba, Corella yun? Gorilla. Kasi pag ginawa mo yun, ang lagyan mo ng 7, gorilla yun. Yung gorilla, mga ano yan eh, mahirap sa saging. So again, mga tabangaw, sorry po doon sa mga nabaliktad po yung address. Nagawa po ng ID, naging Batangaw. Hindi po kasi may pangaw, may tabangaw. Hindi malaman niya, may nagsulat kasi isa sa inyo nagsulat na ang linagay na address niya, Batangaw. So siyang nauna doon, nagaya tuloy ng gumagawa ng ID, naging Batangaw na tuloy lahat yung... Pero wala po tayong planong palitan si Pangulo doon. Na maging Batangaw yung barangay niya. Papalitan na lang po natin sa susunod yung address po. Doon na naman nagkamali. Ang importante, nakatanggap na po kayo ng inyong mga ID. May certificate ba? Wala pa no? Meron na rin certificate ng pagkilala. Okay, meron na rin confirmment. Last na lang, bago tayo mananghalian. Kung pakakainin tayo. Yung confirmment po, taga-Tabangaw ka. Na-promote ka ni IF Noy dito, MG to RMG. Pinuforward niya doon yung papel, gagawan ko yun ng confirmment certificate na katunayan na umangat yung rango mo galing sa MG papuntang RMG. Hindi yung house show lang na-promoted dito, na nag-inom-inom lang, member ng Alsabasugang, pagkatapos RMG na. Iniiwasan po natin yan. Para makasiguro ako, I'll see to it na lahat ng promotion ninyong papel dadaan po sa protocol natin galing dito sa inyo, papunta sa city chairman, provincial chairman, regional, papunta doon sa akin. Para nagpapatunay na kagaya ngayon si Pangulo ay elected by the people. Kinikilala ng COMELEC. Sa atin naman, sa mga ranggo, sa armed forces, pag ikaw ngayon ay private, magiging mapromote ka ng PFC, gagawin ka ng general headquarters ng order na ikaw ay promoted. Okay? So, mahalaga po yun. Huwag tayong magpakilala sa mga ranggo na hindi naman natin nakuha officially. Marami po dyan, mayroon pang nagsasarili. Yung MG siya ngayon, kinabukasan, nakainom lang, may kainoman dito na guardians, kinabukasan, linagyan niya, pinalagyan niya ng R yung kanyang marking. So we will make it official. So I'm so happy na nakumbita tayo dito, napagbigyan ko yung request ni Noy. Ganyan po talaga para mapaliwanagan natin na mabuti. Okay. Last na lang po. Yung pong mga apila. Ay nag-aantay pa rin tayo ng sagot para doon sa tribunal. Yung pong mga na-dismiss natin. Yung ating pong bylaws, nakalagay po doon, executive office, Chief Executive Officer si Ranger bilang International National President and Chairman. Pag ako po nagdesisyon, hindi po yung final and executory. Mayroon po tayong sarili natin Supreme Court, yung ating pong International National Tribunal. Para maintindihan nyo lang, pag may umapila galing sa decision ko, it is appealable within 60 days. Para ibibigay ko ngayon doon sa ating International National Tribune yung investigation. Kaya tayo po, may mga reklamo tayo by level yan eh. So ang International National Tribunal natin, tribune natin, nasa Italy pa, naka-base, si Benjo. So ipapadala ko sa kanya through email para i-conduct niya ng re-investigation what will be the decision. So lilinawin ko lang. Ang pinakamabigat na naihatol ko doon sa tatlo, yung conflict of interest. Ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti muna yung conflict of interest. Ang conflict of interest ay yung po yung kasali ka sa isang organization, association, or alliance. Tapos, bonafide member ka dito at enroll ka rin doon sa kabila. Hindi for augmentation, hindi para sa pagkakilala. So, Tagalogin natin.
kung ikaw ay naka-enroll ng grade 1 sa public school, ay hindi ka pwedeng kasabay din na mag-enroll ng grade 1 sa private school. Walang principal na papayag dyan. Pag pinilit mo yan, that is conflict of interest. So yun po yung sinasabi natin ngayon. So pina-organize ko na ngayon yung atin pong yung ating pong motorcycle unit in every chapter. Let's say sa Tabangaw, meron ngayong may-ari, merong mga may-ari ng motor dito. May ORCR, may driver's license. Dito sa Tabangaw, dalawa o tatlo palagay mo na. Ilan ba kayo dito na eh? Sa Tabangaw. Total member mo dito. Ha? 48. O palagay mo na eh, walo may motor. Yung walo lang ang pwedeng mag-member ng motorcycle unit. So isa lang ang best na dadalhin. Yung logo natin nito sa likod, sa ilalim, motorcycle unit. Tapos may nakasulat na Batangas City. Kahit saan ka ngayon sa Batangas City, ay yun talaga ang best mo. Para nakakaalaman, pag ikaw ay taga Laurel, ganun din ang best mo, meron namang Laurel Motorcycle Unit, Laurel Chapter. Meron din, ano po bang ibang municipality dyan? San Isidro. So yun lang po, ganun lang kalinaw. Ano ngayon ang duties and functions nung mga motorcycle unit? Yung immediate response from the chapter, papunta doon, halimbawa may kailangan si Pangulo dito sa Tabangaw. Kailangan po natin na mag-i-escort, mag-traffic tayo doon, mayroon po tayong prosesyon o mayroon tayong inilibing dyan. So, ang usap lang, sinoy? Si Ayag Noy lang ang magre-request. Pagkatapos, tawagin niya ngayon yung mga nakarehistrong may motor at yun ang ibibigay niya ngayon kay Pangulo. Pangulo, ito po yung mga available na pwedeng mag-escort doon. Di ba? Hindi porque GPNT-claim ka, ay member ka rin ng motorcycle unit. Eh wala ka namang motor. Okay. Pero nung ano, ito ngayon diniscuss namin ni putang po daw yung soldier ni Moni. Elite. Kasi pag sinabi kasi elite special yan. Elite group. O kagaya ngayon dito. Ayan o. Yung ako guardians, papalitan lang nito na logo yan dyan. Tapos, lalagyan dito, yung guardians dito na nakasulat, lalagyan ang motorcycle unit yan. Batangas City or whatever chapter, kung saan siya. Sino may control ngayon ng motorcycle unit? Yung presidente itself sa chapter. So, dalawa ngayon ang motorcycle unit, yung ating reflector. Mananatili po yan, kaya ito ang ginagamit ng HPG, karamihan puro light green. Dahil napakahalaga po nito sa pagmumotor sa gabi. Kasi reflectorize ito, masisinaga ng ilaw yan, makikita po ng mga ibang four-wheels driver ng mga truck. Kasi kung iibahin nyo ng kulay yan, palitan nyo ng royal blue yan, ay sigurado nandun kayo sa kanal na makapupunta lahat dyan. Palitan nyo ng pula, hindi masyadong makikita dahil yung sinusundan nyo, nakita ka pula, maaaring maka-aksidente kayo, dali hinto. Hihinto yun ang drag drive, mababangga naman siya nung hinto. So, we will just follow the color of light green na officially ginagamit ng LTO, PNP to HPG. Yun din ang gagamitin natin. So, konti lang adjustment. Sa dito naman sa kabila, ito yung logo ng maliit na ako mamamayan. Okay? So, thank you very much. No? Bagay ka na talagang SSP, GSSP kabuti, no? Pwede. So, malinaw na po yan. Yun lang po yung una nating explanation. Ulit natin ito sa March, doon sa provincial meeting ng Batangas. At to finalize also, sa provincial meeting natin, i-finalize natin yung ating pinaplano dito sa November. Siguro may result na tayo of approval kung ano yun. So, umating tayo lahat ng provincial meeting sa last week of March. Para lahat ng mga documentation, i-prepare ko na rin doon. Lahat ng committee, iayos ko na. Para kung di ko tayo malayo pa November. Ha?
So ngayon, i-advise natin sila ngayon. Mag-ipon-ipon na sila kasi maraming bayarin yan pagdating ng November. Meron tayong convention fee. Again, sa fundraising, dahil doon sa kumamamayan, ulitin po ulit natin yung raffle. Kasi para maka-generate tayo, maitulong natin sa kumilip, sa pag-raise through natin ng documentation. So may paraffle po tayo. So sana lahat, bawat isa, yun na lang po ang tulong nyo. Mag-fill up po pala tayo ng bago, nandito na kay Dina yung form. Yung ako mamamayan po. Yung 2019 natin, papalitan po natin yun. Yung ako, guardians na yun. Okay? So, from time to time, mapapadalas po ang punta namin dito sa Batangas. Dahil sa preparation natin ng November. So, again, sa pamumuno po ng ating barangay council dito, na sa mong suporta at suportahan nyo lang. Maraming salamat, Pangulo, sa space na ibibigay mo sa mga grupo natin. Asahan mo na sana makatulong pa ng gusto yung GPNT crime augmentation with the other organized group association dito sa barangay. So tulungan mo si Pangulo para si Pangulo at yung kanyang konseyo matulungan niyo kayo. Yun lang po ang ating mga pangarap at sana po maging maayos po tayo ng mga taga-Tabangao o Playa. Ang grupo pong sinalihan ninyo ay anti-crime group. So bawal po sa atin ang gumawa ng kahit na anong klaseng krimen. Bagkos, tulungan natin ang konseyo, ang barangay, sa pamamagitan ng Pangulo na makatulong tayo sa pagpapanatili ng peace and order dito sa inyong barangay. Magandang umaga, maraming salamat po sa inyong pagpapanatili. Thank you.